안녕하세요. Welcome back, guys, to our channel. This is Casey again for Korean Learning Hacks. For today's video, guys, we're going to discuss the question na mostly lumalabas sa reading test. Okay, so this is another question na hindi mawawala sa reading test. Okay, ito ay ang PUG. So, kailangan, guys, familiarize kayo sa mga PUG or sign, signage. Okay, so for today's video, guys, marami tayong matututunan na bagong vocabularies. Okay, and every time, guys, mag-upload ako, yung mga vocabularies na itinuturo ko sa inyo, i-memorize nyo yan. Kasi lalabas at lalabas yan sa exam. Okay, ma-encounter nyo yung mga vocabularies na yan sa exam. So, ready na ba, guys, ang lahat? Meron pa tayong 9 days before registration. So, set up nyo guys ang registration kasi very sensitive ng registration natin. Kaya kailangan ma-set up nyo na yan. So, before guys tayo mag-start, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click your notification bell. Ayan. So, eto na. Let's start. Sija kaja. Okay. Ubon buto. Palbon kaji. Daom chilmune na passive sayo. From 5 to 8. Daom means next. Okay? Chilmun. Ano ang chilmun, guys? Chilmun, guys, ito ay question. Okay? Chilmun, question. Or asking. Chilmun, question. Then, munje. Pwede rin siyang question, okay? Or problem. And then, ang munjang, dito ko na lang sulat. Munjang, ito ay sentence. Okay? Chilmun, pwede rin question. Munje, pwede rin question. Pero pwede rin siyang problem. Munjang, ito ay sentence. The passive sa'yo, ito ay answer. Okay? Please answer the, ito, following. The following question or next. Okay? Daom, pwedeng following, pwedeng next. Ubon, number 5. Ipyujinun, musundot imnika. Yan. I means this. Pyuji, sign. Ang nun, pointing particle. Musun, what? Dot means meaning. Okay? Meaning. Yan. Other word for dot is uimi. Okay? Uimi. Yan. Baka ito ay ma-encounter nyo. Dot at uimi, ito ay synonyms or pisutan. Okay? So, ano daw ang meaning ng sign na ito? Okay? So, first thing you have to do, guys, is know the subject. Ano ba yung subject dito? Ito ay window. So, ano ba ang window? Window is changmun. Changmun. Window, changmun. Ngayon, hanapin natin kung nasan si changmun sa choices. Okay? Para makita agad, hanapin ang may mga particle. Pointing particle, object particle, subject particle. Okay? So, tanda pa ba guys? I, ga, nun, un, para to sa mga bago, rule, at ul. Yan yung hahanapin natin. Si I at si ga, ito ay subject particle. Nun at un, pointing particle. Rule at ul, ito ay object particle. Okay, so para yan sa mga bago, yun ang hahanapin natin para makita agad natin si noun or si subject. Computer rule. So, X agad dyan. All. Aircon. Aircon or aircon. So, ito, hindi rin ito ang sagot. Kasi hindi naman siya aircon. Then, sambon. Chonwa. Tongwa. Chonwa means phone. And hindi rin naman siya phone. Kaya X to. So, means guys, ang sagot natin is sabon. Okay? Ganun guys, kadaling magsagot ng ganitong kind ng question. So, sana maraming lumabas
sa reading test na ganitong question, mga POG. Okay? Changmun. Yan. So, nahanap agad natin si Changmun. Ibig sabihin, guys, ng sign na ito, Changmunul Dadumyon Antwepnida. Antwepnida, hindi pwede. Okay? Hindi pwede. Don't. Myon, if. Dat-dat, from the word dat-dat, which means to close. Okay? Close. Ul ng Changmun window. So, hindi daw pwede, sarahan ang bintana. Don't close the window. Yun ang ibig sabihin ng POG na ito. Okay? So, very easy lang siya, guys. Then, since nasa review tayo, guys, pero sa actual exam, ganun yung gagawin yung pagsasagot para konti lang yung time na magamit natin. Pero since tayo ay nasa review, unawain natin yung mga nasa choices. Okay? So, number one, ilbon, computerol, sayong hamyon, antwepnida. Antwepnida, don't. Okay? Antwepnida, hindi pwede. Myon, if. Sayong, lagi natin to natatakil. Sayong means use. Rule, object, particle. Computo, computer. Okay? So, ibig sabihin, don't use the computer. Okay? Then, turo ko lang din, ano ang other word ng sayong? Other word, guys, ng sayong is iyong. Okay? So, lagi din natin yan natatakil. Sayong, iyong, sila ay pisuthan, which means to use. Pareha silang to use. And then, konul, kyomyun antwepnida. Itong si kyomyun, yan, if, kyo. Anong kyo? Ito ay from the word kida. Kida, which means turn on. Okay? So, hindi daw pwede. Don't turn on the aircon. Okay? Okay? So, madali lang. Yun ang ibig sabihin ng ating ibon. Ito, si Kida, pag kinanjugate siya, or pag tinanggal si Da, magiging ay, wait. Mingo! Magsagot ng POG. Okay? So, yan. Tama ba, guys, ang sagot nyo? Very easy lang naman yung tanong natin sa ubon. Ngayon, guys, since napag-usapan natin ng mga POG, papakita ko lang sa inyo yung iba pang mga sign. Okay? So, makikita natin siya sa book 1. Kung na-browse nyo na to, mga POG, wait, hanapin natin ito. Yan. So, kailangan lang natin i-move ang ating camera. Kita ba? Yan. Okay. Yan. Ito, Wajang Sil or CR. Kung Jung Chonwa, ito ay fabric phone. Ando? Juchajang, parking lot. Pisanggu, ito guys ay emergency exit. Pisang, emergency. Okay? Then, Jacholyok, subway station. Kichayok, train station. Taxi, Jongryujang. Yan, ang Jongryujang guys ay same lang ng yok. Train station. Nangangata lang kamay ko, sorry. Then, Bosu, Jongryujang. Yan, bus station. Then, elevator, escalator, okay? Then, chadong-cha, jonyung. Yan, ang jonyung, guys, ay private. Ang ibig sabihin, or only. Ibig sabihin ito ay car only, or motorways. Then, jajango, jonyung. Ibig sabihin ito ay bike lanes, or bike only. Okay? Yan. So, mababrowse nyo ito, guys, sa book 1 natin, kung meron kayong book 1. Okay? Kita ba yun?
Kunggung Jangso, ito ay public location. Kunggung, public. Jangso, location. Pyojipan, mga sign. Okay? Ayan. So, mag-browse din kayo guys sa mga book 1 and book 2 nyo kung meron kayo. Kasi kadalasan, nandun yung mga picture. Okay? May encounter nyo rin yan sa exam. Sa exam. Okay? Ano pa bang pwede kong ituro? Wait, hanap tayo dito. Ito, sa Chonwa Tungwa. Ano ba yung pwede natin gamitin kapag sa mga cellphone naman? Wait. Ayusin lang natin. Wait lang ha. Ayusin lang natin ang Chonwa. Chonwa, ito ay phone or telephone. Okay? Kapag gagawa kayo ng call or kayo yung magdadial, Chonwa rule. Yan. Meron tayong object particle. Ang gagamitin nating verb is kolda. Okay? Kolda, which means to make a call. Okay? Kolda. Ano pa ba? Chonwa. Pag nagre-ring naman, the phone is ringing or may tumatawag sa inyo, chonwa ga. Ga naman ang gagamitin natin. Subject, particle. Chonwa ga uda. Okay? Diba? Uda is to come. The phone is ringing na lang. Phone is ringing. Kapag may tumatawag. Okay? Then, kapag sasagutin nyo ang phone, ang gagamitin yung verb is patda. Diba? Ang patda ay to receive. Ayan. Gagamitin nyo siya pag in-accept niyo yung call. Answer the phone. Okay? Then, kapag naman i-hang up niyo na yung phone, hang up. Ano nga yun? Hang up the phone. Hang up the phone. Hang up. Kun. Tama ba yung spelling ko? Kunda. Okay? Chonwa. Rule. Kunda. Okay? So, ito yung mga verb na gagamitin natin. Kailangan familiarize din kayo dyan para if ever ma-encounter nyo itong verb na to sa reading or sa listening. Okay? Then, yung kanina, yung tungwa dyang, yun ay to be on the phone. Okay? To be on the phone yun. Parang, yun nga, sinagot mo na yung tawag. Okay? Then, ano pa ba? Call, message. Kapag sa message naman, guys, ito ay munja. Okay? Munja. Halimbawa, magsasend kayo ng message, ang gagamitin yung verb ay puneda. Puneda. Ayan. Ito ay send. Pag magsasend, puneda. Kapag naman mag-check ng message, ito ay huwagin. Gin. Okay? Ito ay checking. Okay? Yan. Then, again, kapag papatayin or turn off, kuda. Very important yan. Then, kapag pubuhayin, kyoda. Okay? Turn off. Ito ay turn on. Okay? So, yan yung mga vocabularies na pwede nating ma-encounter. Lalo na sa mga listening test. Okay? So, kailangan familiarize kayo dyan. And kapag magta-transfer naman ng call, transfer ng call, pakuda. Pakuda. Okay? Transfer the call. Pakuda nga ba? Pakuda. Oo. Chonwa. Tonwarul, pakuda. Transfer. Transfer. Okay? Pinaka-meaning kasi guys ng pakuda is to change. Diba? To change. Pero kapag ginamit mo siya sa sentence na tonwa, ang ibig sabihin niyan ay to transfer the call na. Okay? Ganun din, mag-change. Ayan. So, ano pa bang pwede natin ituro?
Ayan. So, yan lang muna tayo, guys. Medyo madami-dami rin yan. So, uluhin niyo yan. Sabi ko nga, 10 vocabularies per day is good na yon, good na yon. 10 vocabs per day. Kailangan may masaulo kayo. So, sauluhin niyo to, guys, para if ever ma-encounter niyo siya sa listening test. Okay? Ma-encounter niyo yan. Then, yung mga PUG, guys, yan. Mag-search kayo ng mga PUG. Kailangan alam niyo rin yan. Okay? So, hanggang dito na lang muna tayo, guys. Sana ay marami kayo natutunan sa ating lesson for today. So, tomorrow natin, guys, i-continue yung ating yukbon or 6. So, sagutan nyo na yun, guys, para tomorrow. Nasaan na ba yun? Pakita ko lang. Para tomorrow, susundan nyo na lang yung ating explanation. Ayan, hindi ko lang saan na patong. Yan. Sa mga gusto, guys, ng reviewer, just comment down or check nyo lang lagi yung aking description box. Nandyan yung aking email. Send lang kayo, guys, sa akin ng email para ma-receive nyo yung free reviewer. Okay? Yan. Sana ay makatulong lahat itong mga videos na ginagawa ko sa inyong pag-review, lalo na sa mga nagsa-self-study. Okay? So, thank you, guys, for watching. See you on next video. Daom shiganetu payo kamsahamnida.